Hi guys, good morning. Ginawin ko lang, kaya tayo pinagtatawa na ng mga nilensilawan eh. Nakadilaw pa ako. Hindi totoo na deport na si Lensilawan. Kaya yung mga vlogger dyan na nagsasabi na deport na siya, itigil nyo yan kasi hindi pa siya deport. Nag-live video siya last 17 kahapon. Kahapon. Nag-live video siya, nandun pa siya sa bahay ng kanyang amo. At saka, binuran niya yon siguro kanina lang kasi wala na yung video niya dun eh. Wala na. Tapos, may statement siya nung 16 na, ang sabi niya is, alam naman natin na wala sa akin ang problema, kundi ito ay nasa inyo. At alam naman natin na posibleng may malaking problema ang kaharapin nyo kung sa ngayon pa lang ay hindi nyo na maayos ito. Kung ako sa'yo, gawin ninyo kung anong tama at maayos muna nyo na ito. Naiinip na ako. Ikot-ikot lang net ko. Anong ibig sabihin mo doon? Nananakot ka ba? Ano na naman yung pinangako ng Dilawan sa'yo? Yun si Lawan. Anong pinangako ng Dilawan sa'yo? Anong pinangako ng migrante sa'yo? Para sabihin mo yun sa statement mo na nakapost sa wall mo. Tapos, binura niya yung video niya, yung live video niya na nakalagay, na sinasabi niya doon na hindi totoo na ganito, ganyan, na parang tuwan-tuwa pa siya, na nakakairita yung mukha niya, kasi yung feeling okay siya. Feeling tawang-tawa siya, parang ganon. Huwag sana tayong kumuha ng fake news. Huwag tayong gumawa ng fake news, guys, regarding sa kanya. Kasi, ang daming nakakaalam na deport na siya, tapos hindi naman pala. Sana i-report natin yung tama, para alam din ng tao yung tama, di ba? At saka, tama tayo sa mga pinagtatawanan nating tao, katulad niya. Kasi katulad niyan, magbabahagi kayo ng fake news, na patay na siya, na nahuli na siya, na napadeport na siya. Bandang huli, andun sa wall niya, pinagtatawanan niya yung tao at saka tawang-tawa siya kasi natutuliro at binabantayan natin siya. Oo, binabantayan natin siya. Pero hindi dapat tayo magpakalap ng fake news about sa kanya. Mas maganda yung hinihintay natin siya. Matulad yan, siguro may nagsasabi sa kanya na pinapabait siya ngayon. Pinapabait siya ng mga taong nakapaligid sa kanya na huwag na siyang magpo-post, sabi siguro. Lumalaki kasi yung uli niya eh. Napapagalitan siguro yung tao na yan na, oh, nag-post ka na naman. Nagsabi na naman. Imbis na papatawad ka, sigurado yun. Siguradong sigurado yun. Yan ang sabi sa kanya. Kaya sana, huwag tayo mag-ano ng fake news. Katulad ng ginagawa sa kanya, nagpapakabait siya. Sana magpakabait din yung mga vlogger at saka yung mga taong nakapaligid sa kanya na huwag magbibigay ng fake news. So, after naman nun, siguro, may gumagawa ng kaso, diba? Para sa kanya. Kaya guys, behave lang tayo sa pagbabantay kay Lensilawan. No fake news para matuloy yung hinihiling natin na mapauwi siya. No? Huwag natin siya murahin. Hindi siya worth it murahin. Huwag natin siyang isumpa kasi darating yung time na tayo naman yung hahalakhak tapos siya naman yung iiyak. Himas rehas ba? So, yun guys. Maraming salamat sa mga nanonood ng aking video. Kay Lensilawan, hello. Sana magtino ka na. At kung ano talaga yung pinaglalaban mo, sabihin mo ng maayos. Bye-bye.